picture sa'yo, tapos bigyan mo na lang ng context. Siyempre, okay. Unahin natin ang picture with David. Last ay! Oh. Explain this! Explain, yan yung ano, that was during the pandemic, the height of the pandemic. 2021. Gothic quarter. Yes, in Spain. Ano, in Spain. Okay. So we were trying to figure out how to meet. And then may ano na, may plan na to get married. Mm-mm. Pero hindi pa namin alam kung saan. Ah, okay. So we were considering Iceland, we were considering ano pa ba, Greece or Morocco, mm-hmm. yung mga walang visa. Yeah. Tapos may challenge pa dun sa mga sa vaccines na meron, yeah. kasi UK hindi inaallow ng UK yung Sinovac. Yeah. So if I fly straight to the UK, kailangan ko mag-quarantine ng 2 weeks. Oh wow. So parang sabi ko kay David, okay lang ako mag-quarantine, sanay na ako diyan, nagko-quarantine na ako eh, yeah. for mga shows ko eh. So okay lang. And then sabi niya, sayang naman na parang 2 weeks din yun. Yun na kung pwede tayo magkita somewhere, mas maganda. And then we fly to the UK. Kasi galing na tayo ng ibang, ano, bansa. Ng ibang yeah. bansa. Kasi parang yun yata yun eh. We were trying to outsmart the pandemic. So, yung isang friend ko, I think si Ate Charisse nagsabi, Tinio, na why don't you try Spain? Kasi mm-hmm. nag-accept sila ng Sinovac. Yes. So, kinonsider ko, sa ko, Spain? Ah, okay. And then, ano, nag-research na kami. And then we ended up meeting in Spain. So si David galing ng Ireland, ako galing ng Philippines, nag-meet kami sa Madrid, and then we were in Spain for 2 weeks. Barcelona, nag-San Sebastian mm-hmm. kami, and then pumunta kami ng Ireland, we got married. So that was a very, yeah. ano, parang memorable, ano din, trip for us, kasi yun yung time na nag-honeymoon muna kami bago kami kasal. The journey for love kayo, ha? Yes! No? Yeah! Super! Oh, grabe yun eh. Sobrang hindi ko alam kung kailan kami magkikita kasi na-engage ako noong 2020? Just before pandemic, yeah, na? During the pandemic. Wow. Kasi nag-travel ako ng Ireland ng pandemic eh. So naabutan ko yung walang tao sa airport, mm-hmm. tapos naka-mask lahat, even sa airplane, naka-mask for the entire flight, yeah. kailangan naka-mask. Tapos, I celebrated the Christmas with David's family, yeah. and then I got engaged. And then after that, nag-announce na hindi pwedeng hindi nag-a-allow yung Philippines ng visitors. So, bawal pumasok si David. Walang tourists dito. So, hindi ko alam kailan mag-open up yung Philippines yeah. for tourism. So, nagme-message ako sa immigration, oo. Kung kani-kanino, kung foreign affairs, Department of Foreign Affairs, Department of Bureau of Immigration. Just messaging para lang may sagot. And then, nag-join ako sa isang group ng mga couples separated by pandemic. Oh my God! Kasi ang daming mga Filipinos din na nawalay dun sa partners nila mm-hmm. na hindi yung mga iba yeah. In a relationship, yung mga iba engaged din. Mm-hmm. Or kasal na. Ang dami kong mga stories na nababasa. So, ayun yung... Ang daming explanation, no. diba? Grabe pala. Ang ganda naman ano na yung picture, Bon. Diba, akala ko parang naglulokohan lang sila, fun and games. Pero yun pala, ito na yung funny movie. Oh, script pala for the next movie of Boss G. Okay. Yun na pala yung script niya. This one... Natuwa ko dahil yung caption mo. 2013 to. Let's go somewhere far. Trust me, I'm a pilot. Naalala mo ba to? Ito yung picture. Boss G! Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit yan yung caption ko. Pero si Heidi ako dyan. That was during Temptation of Wife. Kaya nakaganyan yung... Ganda sa sasakyan ko, diba? Ngayon, kaya ako pinitsuran talaga kasi never naman ako magdadrive ng ganyang kotse in real life. Pero gusto ko talaga, let's go somewhere far. Trust me, I'm a pilot. Hindi ka alam kung saan nagagaling yan. Inaano ko nga eh. Noong time ngayon, ang gaganda ng mga cars na dinadrive ko for my character, si Heidi Fernandez. Tapos may isang time na nagdrive ako ng Mini Cooper.
tapos manual. Mm-hmm. Eh, yun ang time na nagdadrive naman na ako, pero hindi pa rin masyadong gamay. Ano ako, parang sumagi yung side mirror. Ah! Buti na lang hindi yan. Buti na lang yung isang car. Pero yeah, hindi ganun kalaki yung damage. Okay. Parang, trust me talaga. Piloto ako eh. Ang tanong, magaling ka bang piloto? Yun nga, hindi. Yun lang. Hindi na natin itatanong yun. Getting there. Okay. This one, may hashtag ka pa dito. Hashtag Spoonman. Okay, this is September 7, 2014. Hashtag Spoonman. Okay. Spoonman, ano yan, actually, kanta yan ng Soundgarden. Okay. Spoonman. Okay. So, medyo na-wheelie din kasi ako sa grunge ano era, Generation X, 90s music, alternative, ganyan. So, nahilig ako sa Soundgarden, sa Nirvana, mga ganyan, Stone Temple Pilots. So, nung time na yan, nagja-jam kami. Yeah. Tapos, I think, nagko-cover kami ng mga 90s bands or 90s songs. Tapos wala akong kapo. Kapo is the parang wood na nilalagay. Para tumaas yung ano yung key or yung octave niya para hindi mo na baguhin yung tipa ng ano ng chords. So sariling sikap, 'di ba? Kung walang kapo, kutsara. So, sa mga musicians po dyan na nagsisimula pa lang, no, walang now kapo. You know. Or kapag nakalimutan nyo yung kapo nyo, spoon is the key. At dahil dyan, we all know that Glyza or Boss G is a musician. Wow. Kaya itong napili kong picture. Explain Oy! That, Graham. Okay. I think it was one of the campus tours na ginawa namin. And may face kasi ako na, actually may nirelease akong album. I remember this. Yeah, it's called Synthesis. Mm-hmm. So, 2 years in the making yung album na yan. Tapos, independently produced siya. Actually, yun yung next photo ko na ipapakita ko sana. Super proud ako dyan sa album na yan. Kasi, ano talaga, parang walang kahit na anong, wala akong label nung time na yan. So, we were just recording songs. Sariling sikap mo lang talaga. Sariling sikap siya. So, nung natapos namin yung 8 songs, nag-decide kami ng sound engineer ko na naging producer ko din eventually and gitarista na, sige, ano tayo, parang i-release natin to as an LP. So, 8 songs siya. Tapos, hindi ko na-imagine, parang isa yan sa mga parang Lord, thank you. Nagawa ko siya. Kasi nung high school ako, nakikinig din ako ng mga Barbie Almalbis, Kitchi Nadal. Yeah. Tapos yung mga nakatrabaho ko dyan sa, naka-jam ko, ay mga musicians ni Barbie Almalbis. Like sila, Wendell Garcia, madami pa iba. So, parang, isa yan sa parang dream project / achievement. Kasi after that, nag-gold yung record. Tapos, nung time na yun, hindi ko pa alam kung paano ko siya i-distribute. Mm-hmm. So, kinausap ko si Jethro ng Van Gogh is Bipolar. Ah, yes. Nung time na yun, sabi ko sa kanya, baka pwedeng mag-release ng, or pwedeng magbenta ng albums dito. Kasi, sariling sikap din yung printing eh. Mm-hmm. Kami rin nagpa-print eh. Para initially, very independent talaga yung dating. Parang, ano talaga, yung nanay ko nagsabi sa akin na, sige, tuloy natin yan kasi may isang label na hindi nag-accept ng album kasi hindi nagbibenta. So parang ang daming mga taong tumulong sa akin dyan. Sila Alessandra De Rossi was also in one track. Yeah. Tapos si China Ortalesa made some artworks for yung sleeves. So ano siya, after that nagkaroon ng concert sa Music Museum, parang, saya! Food, imagine! So, ayan, nag-tour kami. Kami-kami lang din nag-organize ng mga campus tours kasi yung isa sa mga musicians may connection sa mga campus. Mm-hmm. Tapos, nag-organize kami ng mga mall shows. Ayun, tapos parang nag-fly siya. Saya. Ang saya. I like that. I've never heard of that kwento. I've asked Boss G about her music. Ngayon ko lang narinig yun. That's really nice to hear. All it took was an explain that gram. And with that, we are going to end this podcast with one last question, Boss G, na lagi namin tinatanong sa mga guests namin. So for you, when is Glyza at her happiest? When I'm with my loved ones talaga. I feel na that
sila yung ano ko, safe space yun kapag kasama ko sila. I can say anything I want to say. Moody man ako, naiintindihan nila yon. I know that it's not the ano, parang most pleasant ano time kapag nangyayari yon, pero every time na kasama ko sila, like yan, sila David and my family and my closest friends, masaya ako kasi ano eh, parang wala akong iniisip na kahit na anong kailangan kong gawin, kundi maging masaya lang at maging present dun sa time na yun na kasama sila. Just in that moment. Yeah.